guys, welcome back to our channel. On today's vlog, as you see, we have thin slice of pork belly and asparagus. So, gagawin po natin siya itong rice bowl, guys. Then, keep watching. Gawin natin siyang pork roll. So, ibig sabihin, ang kanyang pinakabalot is yung ating pork. So, this is a very simple home cooking or home recipe. But delicious. Simple but delicious. So, yan. Natin siyang hiwain in one bite size. Para yan natin sa ating size ng ating pork. So, yun. As I've said, this is a very simple. This is for shabu-shabu na klase ng pork. Pero pwede siyang gamitin sa kahit anong uri ng menu. So, sa part na medyo matigas, tatlo lang ating ilagay para hindi mahirap siya nguyain. Kahit matigas kasi yan, nakakain yan. So, very simple, but unique, delicious, and easy recipe. So, yun guys, keep watching guys sa ating recipe at maraming salamat sa mga naka-appreciate at nag-iiwan ng masasarap na mga comment sa ating mga luto. So, this is my own recipe, guys. Kahit anong uring gulay ay pwedeng gamitan ng, pwedeng gawing ganito. Huwag lang kalabasa, kasi pag kalabasa is nadudurog siya. So, like okra or talong, pwede siyang gawing ganito. Or even leafy vegetables, guys, pwedeng gawing ganito, guys. So, yan ang ating recipe today. Asparagus pork roll. Pork belly ang ating gagamitin para mas malilamnam. At, yun nga, ang mantika is, ayun ba, yung kanyang oil or kanyang taba. Yun yung magbibigay ng manamis-namis at malambot na texture ng meat. Yun. So, keep watching guys until end. I hope you enjoy our vlog until end. Keep watching! And guys, lutuin natin siya without any oil sa sarili niyang mantika. Sa habang ating luto yung ating pork, tayo ay mag-mix ng ating mga seasoning. This one guys is teriyaki. Teriyaki natin ito na luto. Sweet samurai sauce, soy sauce, then let's add mirin. Pag gumamit kayo ng ganitong seasoning guys, make sure na 1:1 talaga siya para balance yung kanyang lasa, manamis-namis na maalat-alat from soy sauce. Then sake, ito po ay another same amount. Tapos, nakita nyo kanina, may sugar tayo nilagay. So, always, for seasoning, mix all together para sa ating teriyaki sauce. Ayan guys, mabilis lang siya maluto. Mabilis lang siya maluto kasi manipis. Then, yung kanyang ano, is gulay. So, pagka nagkaroon na siya ng grilled na kulay, babalik ka rin na natin. So, yan guys, luto na po yung ating pork roll. Ilagay na po natin ang ating seasoning or teriyaki sauce. Hintayin natin na ito ay lumapot. Pag lumapot ay ready to serve na po siya. So, yan lang po yung kanyang seasoning guys. Yung apat na mixture of mirin, soy sauce, sake, and sugar. So, keep watching guys. So, ayan guys, ang kanyang sabaw ay lumapot na. Ang kanyang sauce, so, mukha na po siyang teriyaki. So, ayan guys, ating itoppings na ito sa ating kanin. Ang sarap ng amoy ng kanin, nakakagutom. So, lagyan po natin siya ng seaweeds guys to balance the taste. The seaweeds is salty, not too much, pero salty siya. So, perfect siya sa ating teriyaki. This is my own way. And on the top, lagyan po natin siya ng ating niluto na ulam. Bahagyan natin lagyan ng kunting sabaw para po manunuot sa ating kanin.
So yan po yung rice bowl. Pag sinabing rice bowl, kanin na mayroong ulam na nakatopping sa taas. Diba? So yan lang po yan guys, simple pero masarap. Better to cook than to buy. So this is my son's dinner. Then on the top, lalagyan ulit natin siya ng another seaweeds para gumanda ang kanyang mukha at lalong sumarap. So until here guys, thanks for watching. Hope you enjoy our vlog and I hope na sana inyong i-share sa inyong channel. And also, don't forget to subscribe, comment, and also share. So yun guys, thanks for watching. Bye-bye until here.